Ang simple lang sa isang pihit, sumasayang buhay ngayon. Ang dami ng nagbago, pero kahit ay napamanang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Sabay ang bisinang kontre, taxi at jeep, tricycle, FX, basta masigip. Palagay internet, lasa, karitirya, Energy FM, nagbibigay saya. Tama! Ang sabihin radyo, sabihin mo, look at this. Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihing radyo, sabihin mo Energy. Maligayang bali po sa lahat ng kaantabay sa atin Ibayong Dagat. Tilo po. Ibayong Dagat. Ibayong Dagat. Yung mga OFW na nakarelate kanina. Kaya kikupatiin ko lang ha. Sino? Yung good friend ko na ano. Nakalimutan ko na siya, si Sir Benji Abadiano. Dumalo kanina. Si Sir Benji. Sir Benji. Isa sa mga mentors ko sa ano, sa photography. Photography nung ako nag-uumpisa. At siya ay ang tag-pilantropo. Ah, talaga? Hanip. Meron siyang minamanage na apat na cafe na ang income, everything goes to charity. Ah, talaga? Sa mga katutubo. At meron siyang eskwelahan. Sarili. Talaga? Anong school? Sa Davao yata. Sa Mindanao. Oh. Sarap. Yes, sir. What are you eating? I'm eating yourself. Oh. I kinda like it. Can you eat myself more? Ayop kang baboy. Kayo ka kumakain dyan eh. Sarap-sarap ng kain nyo. Kirei. Kirei. Ano nga ba yung translation yan? Diba ang oishi ay delicious? Oishi, oh. Diba? Ang kirei ay maganda. Mm. Oh, pero sa Pilipinas, ang kirei ay malandi. Maganda? Maganda ba to? Kirei, di ba? Kirei maganda. Kirei. Pero pag ang narinig sana mo, kirei, malandi. Makirei, oh. Makirei ka. Ikaw ka, bata ka, makirei ka. Ha? Mga dibunyo ka, mga... May kinisugo ka ng dibel. Actually, kay Chico, merong ano, merong... meron ako narinig na... Magkain! Wait lang. Wala may narinig akong myth na yung Hello Kitty, di ba Japanese ano yung karakter yan? Mm. Di ba? Ah, sa Japan, oo. Di ba Hello Kitty, Japanese? Sandi yun eh. Sabi ng pamangkin ko, Hano Hano Titi. Hindi. Ang original pala niyan ay, ano, Hero Kirei. Hello, ganda. Mm. Oh. Yun daw, yung ko totoo. Baka. Baka niloloko lang ako. Hero Kirei, di ba? Hero Kitty. Sino nagsabi sa inyo yan? Yung lasing. Ah, hindi. Ano yan? Ano yan? Baka totoo? Totoo yan. Mas totoo pa yan sa Wikipedia. Pag lasing, no? Oo. Oh, alam nyo yan, di ba? Minsan totoo yung lasing, no? Kaya minsan yung mga lasing, pag... Kaw! Oo. Lasingin nyo yung mga mister niya para makita nyo, malaman nyo yung totoo. Para yung totoo, no? Para malaman nyo yung password ng Facebook niya. Madaling mauto. Yung tipong, eh, inuuto mo lang ako eh. Pero konti ano mo, eto, buksan mo. O, anong nakita mo, ah? Sinasabi ko sa'yo eh. ganun yung mga datingin. Yung mga lasing dyan. Hello po sa mga nakainom, ha? Mag-ingat kayo pa uwi. Ha? Ayun, alam ko na. Di ba sabi, kung may, pag may alak, may balak. Tapos yung, if there's wine, you're mine. Ganun. Di ba? Yun yun. If there's wine. So siya lang paking, if there's wine, you're mine. Talaga. Hanip, eh. If there's cognac, we. If there's cognac. Rhyme pala. We jumping jack. Cognac. Diba? Yung spelling cognac.
cognac. Di ba nakatikin yung mahal diyan eh? Cognac? Cognac. Hindi ba ano ba yan? Clear din ba yan? Hindi ko alam. Pero hey, vodka, ano yan eh? Yan yung mga mamahalin na ano eh. Binabarel. No. Yun yung okay lang. Then, total, may mayaman akong kaibigan, Sir Benji. Minsan. Sir Benji, oo na. Punta, ito bahay lang yan, tapat natin. Sa Fire Block. Ay, sure. Mayaman. Mayaman pala eh. Baka may cognac sa repito. Mayaman pala may cognac. Parang, Sir, di nyo pa natikman yung cognac, no? Baka cognac, abutin natin. Masimple ka. Hindi ganyan, di ba nyo? Tikman yung cognac, no? Ano kaya yun? Ganyan. Ano color? Si Karen. Karen? Pakipatay po yung radyo. Hi. Pakipatay po yung radyo. Hold on, wait lang po. Nakabukas ba yung radyo dyan? Mangmangan pa. Nakabukas, syempre. Huh? Ano? Ano po? Wala daw po eh. Ha? Huh? Oo. Nasa labas na kasi ako. Meron po, ma'am. Meron ba? Wait lang. Wait. Ouch! Nasaktan sa feed ba? Ouch! Ouch! Iba klase ng sakit. Sa akin kaya. Ikaw naman. Anong kategory na yan? Kategory 1. Wala po. Hello? Hello po? Okay na? Ang pangit mo sa... May nakangatay ba telepono kanina? Wala. Wala naman po. Okay na ba? Okay na. Connect ko yung phone. Okay. Game na. Game. Game. Apo, game na po. Game. Si Ate Karen ng Taguig, correct? Yes. Ayan. You're 28 years old. Tama ba? 28. Yes. Ayan. So wait lang po. Mag-sorry lang po ako. Si Penda may kasalanan kasi gusto kong anis ako eh. Bakit? Nakaangat yung kabilang linya natin. Diba? Diba? Yan mo pala. Kasi nangaaway ako madalas kapag ganyan. Pero pag kasalanan ko naman, di sorry tayo. Depende kasi. Nandiyan na po, pakipatay na po yung ref. Kumusta naman ikaw, Ate Karen? First time po pong tumawag at medyo kinakabahan po ako. Ako, okay lang po yan. No? Relax lang po, ano. Hello, Kuya Chico. Hello po. Lagi akong nakikinig. Oh my naku. God. Isipin niyo lang po, ano. Isipin niyo lang po, magkakapit-bahay lang tayo, gano'n. Para hindi kayo kabahan. Thank you. Relax lang. Ano pong pinagkakaabalan sa buhay ni Ate Karen? Rest day ko, kaya nakatawag ako. Ay, rumi rest day. Pero ang work yes, niyo po pero, ay... call center po. Oh. Talaga. Pero back office po siya, hindi po siya voice. Back office, yung mga... Well, ano yung office works, no? Mga ganyan. Paperwork, ganyan. Emails. Ah, mga emails. So, mm-hmm. Diba? Sa bagay... No, pag kami mga papel-papel pa, ano lang din eh, no? Maraming puno lang din ang pinuputol-putol sa mga ganyan-ganyan eh. No? Hindi po, ano kami, sa mga emails na... Inulit mo lang eh. Hindi, nag-dispose kami ng mga concerns. Dinidesignate namin sa kung saan dapat sa department. Dispose nga po yung ex ni Kuya Chico. Bakit dyan lang yung dispose? Email disposition. Email. Ah, buti pa yung email may disposition, no? Yung iba walang disposition sa buhay. Sige. Eh, ba't napatawag si Ate Karen ngayong umaga na pala? Actually, nakatulog na ako. Nagising lang ako. May tumawag. Nagising na. Bakit po? Hindi kasi akala ko sa Monday pa. Ano po? Akala ko kasi sa Monday, sabi kasi nung kausap ko kanina, baka sa Monday, so yun. So hindi ko in-expect na today pala. Ah. Naka-line up na ako, yes po. Oh. Ano pong pagkikwento natin, Ate Karen? Tungkol sa, ayan na pa, hi na siya. Hindi, gusto ko lang po na gamitin itong avenue na... Avenue. Para... makapag-sorry po sa mga nasaktan po namin. Mga? Marami po? Ay, hindi. Bakit po? Illegal recruiter po kayo? Bakit po kayo nakasakit? Hindi. Nainis po kayo na tinampal nyo. Po, hindi kasi po, we've been battling for 4 years na yung annulment case.
ng kinakasama ko ngayon. Bali yung domestic partner ko. So, dapat po last year, matatapos na siya. Mm-hmm. But, apparently, although hindi nag-appeal yung wife, ex-wife mm-hmm. ng kinakasama ko, pero nag-appeal kasi yung Office of the Solicitor General, yung ganun. So, yung within 15 days na yun, nag-appeal sila sa kaso. Although, yung court naman, umabor naman. So, parang ma-delay siya. It took us 4 years. Grabe, no? So, hopefully, second time. Ano po yung grounds? Bakit nag-appeal po yung Solicitor General? Ano po, post po kasi sila, sundalo. Ano po? Both po kasi sila sundalo sa work group service nila sa AFP. Yung extra po ay sundalo? Opo. Ay, yung kinakasama ko po, bali sundalo. Mm. Tapos yung ex-wife niya, sundalo din po. Okay, ganda na lang. Kasi we cannot talk about the case. Ano? Kasi kaso yan eh. Mm. It's a file case. Yan. Oh, hindi natin pwedeng pag-usapan yan. Ano yung grounds? Hindi pa, wag na po. Ang gusto ko lang po malaman, you are calling the show tonight to apologize to people who were hurt. Yes po. Okay, doon po tayo mag-focus. Kasi po, yung kaso po, tsaka yung grounds ng kaso, yung pagkaka-file, we cannot talk about that on air. Kasi po, legal, ano po eh, if the case is ongoing po, makukulong po kami kay Chico, hindi magandang tignan pag nakakulong po kami. Opo. Papayat po kami. Sige po. Kasi, ito kasi yung kasama ko, bago kasi kami, naging kami, may ex din po kasi ako na naghiwalay din kami kasi hindi din kami, hindi din naging magandang pagsasama namin nung nasa abroad siya. Tapos siya naman po, nung una kasi, hindi niya kasi sinabi sa akin na, ano, na married siya talaga. So parang by chance, sabi niya, kung makahanap siya, sabi niya, parang, sabi niya sa akin, saka siya magsasabi sa ex-wife niya, nahihiwalayan niya. Parang ganun kasi yung nangyari po sa amin, Papa Jackson. Kaya, yun, medyo naging madugo yung fortunes namin. So, yun po. So, I was hoping na for the second time, may order naman na tumapabor pa rin sa amin. Sabi ko, baka since naka-pick up sa... Yun lang, gusto kong magkaroon ng adding mo na baka sakali kung ma-on-air po na mapatawad kami, magka-hopefully. I like this when you are... Kasi magkasama na kayo ng lalaki, tama ba? Pero meron kayong mga naapakan na mga ex ninyo. And you are legally binded sa kanila, tama? Opo. And you find it in your heart to feel guilty about it. It's a very humane way, Kuya Chico, of kasi trying baka, to... Iniisip ko, Papa okay, Jackson, kaya baka hindi kami binibigyan ng ano, ng, what do you call this, yung hindi kami na-authorize na magsama pa talaga at magpakasal. Kasi sabi ko, baka hindi pa kami nakapatawad. Sabi ko, kaya sabi ko ngayon... Mami, ganun na. Garen, I have a question. Ano po? Well, we can do this tonight. Ano? Thank you for thinking na this can be a very good avenue mm-hmm. for you to cascade out there na you are guilty of, di ba, of hurting people. But the more important part is you do this personally. Whatever we do tonight, mami, you have to duplicate this personally. Kasi wala pong point pag gumere lang. Pag dito lang po sa radyo ginawa, nag-showbiz lang po tayo ngayon. Tama ba? Di ba, mami, na? Kinda. If you can bring yourself to call the show, a radio program, di ba, the more na dapat mas madaling gawin sa'yo na... Personal. But anyway, we'll give you the chance po to do this on air. Opo. Okay, give po. Mag-ano na ako? Mag-message na ako sa opo. Kanya. Tama ko makaibang kong takitos. Okay. Sige po. Ano bang sasay? Kahit hindi ko na pangalanan, gusto ko po sana humingin ng tawad mas masarap yung black. Sa ex-wife. Akala ko naman ang tamis-tamis naman pala yung black.
saka sa naging ex ko. Ang tabang na niya. Kasi ano, makatawad na kami. Granny Goose. Para, ano, move on na. 4 years naman din. Hindi ko naman kasi alam talaga ng the very first part nung nililigawan niya ako na married siya. Kasi ang declare niya kasi sa akin, Papa Jackson, single siya, tapos nag-sex. Parang, sabi niya kasi separated kasi later niya na lang na ano, dineclare sa akin ng, I mean, yung kapatid niya kasi sa akin naman sabi na may asawa siya. Kaso lang, assigned kasi yung ex-wife sa Cebu, tapos siya dito sa Manila, para sa kasi, ayun. Sa madaling sabi po, what you're exactly telling us is aware ka na nanloko kayo, na nag-umpisa kayo. Aware po ako. Okay. Kasi, okay na po yun. Ang nag-ano kasi sa akin ng kapatid eh, yung nagsabi talaga. Kasi siya, hindi niya kasi inamin sa akin. Buti ko pa inumpisa, hindi ko nalaman eh. So, ayun po. I hope, yun na, this will be a great avenue para masabi ko sa inyo na makatawad na kami. Kasi may 2 kids na din kami na yung Papa Jackson eh. Ayun, kaya minu-work out na din sa mga ng kinakasama ko. Kaya nga ba humingi ng tawad kasi alam mo pwede kayo makasuhan? O dahil nagigilty ka? Alin po sa dalawa? Gusto ko ng ano, gusto ko, hindi naman sa nakasuhan kasi nakasuhan na sa Papa Jackson eh, natira ng career niya, somehow. Parang gano'n. Yung inaasam niya na promotion medyo na-delay. Although, nag-agree na sila na may anal. Parang natikon kasi yung ex-wife kasi itong kinakasama ko 2016. Nagpo-post kasi siya ng pictures ng mga kids. Eh, parang itong ex-wife niya na ano, na-offend kasi hindi kasi siya mabigyan ng anak noon. Kaya yun talaga yung nag-trigger din. Yun din talaga. Okay po. Kasi gusto niya kasi magkaroon talaga ng kids. Eh, hindi nga talaga mabigyan ng ano, ex-wife niya. Yun po yun. Tapos, hindi rin, yung nangyari kasi sa ano nila, Papa Jackson, parang napilitan kasi siyang magpakasal. Parang yung tipong yung presence na lang yung kailangan niya. So, hindi. Ayoko maniwala dyan. Kahit hindi pa siya handa. Ayoko maniwala dyan. No, ayoko maniwala dyan. Ayaw. Kwento na lang po yan. Yung talaga yung naka-ano. Sorry ma'am, sorry po. Kasi kung, ganito ano. Lalo magagalit sa iyo yung ex ng jowa mo ngayon kung ganyan ka mag-declare ng kwento. Di ba? Look. He is filing, di ba? Or he filed an annulment case already. Tama po ba? But with you saying, with you telling us, na kaya lang naman kayo nakasal eh, kasi, di ba, parang nagkapilitan na lang, you are undermining yung pain na pinagdadaanan ng ex. Ganun kasimple yan. Hindi, I'm just telling yung ano talaga, kung ano talaga yung nasa natin. No, kahit na Karen, it's not healthy for you to say that. Kasi iniinsulto mo eh. Look, you called the show for you to apologize to people that you think were hurt. Tama? Tama po. Eh, ba't gaganyan ka? Hindi, I'm just saying. No, you don't. Ano talaga. That's my point. You don't have to say I'm it. Hindi mo na kailangan sabihin yan. Because it defeats the purpose of why you are calling the show. Okay. Diba? Gusto ko mag-sorry po kasi may nasaktan po kami. Eh, kaya ka naman sinilakasan kasi nagkapilitan eh. No. Ma'am, yun po yung dating. Okay. Diba? You are undermining, yeah. Diba, the very reason why you're calling the show. Okay po. Okay, wala, nabanggit ko lang po. Okay. Hindi kasi yun talaga po yung ano, totoo din. Yung hayaan mo na! Uulit ka pa eh! Ayaw mong tumigil eh! Okay, tuloy na po. Ngayon po, sorry po. Sana, ano, matatawad mo na kami. Yun po. Masabi kasi, ano talaga, Papa Jackson lately, nagiging emotional na ako kasi sabi ko, what if pala kapag mag-a-appeal na naman yung OSD? So, sabi ko, ano nang gagawin ko? Parang, yung
yung alam mo yung Papa Jackson, yung mag-prepare ka na ng para wedding, yung magbayad ka na ng ganito lahat, tapos mag-delay naman, kaya parang nagiging... Eh di wag muna kayo mag-prepare ng wedding po, hindi pa siya anahal. Finality na lang kasi dapat yung mag-prepare. Ma'am, finality pero hindi pa final, tama? Oh, yes, di wag kayo mag-prepare. Yes. Ma'am? Inaabangan kasi namin yun talaga, Papa Jackson. Do not wrestle with the idea. Just let it, wait for it naturally. Kaya discuss this, sabi ko sa kanya, kinausap ko, sabi ko, ano nang mangyayari sa akin, baka natatakot ako, sabi ko, baka habang buhay na lang kaming lady, ayoko nang ganun. Yan lang naman po. Kaya sabi ko, baka kahit, makatry kong ano, tumawag. So, kanina, last week kasi, ngayon lang kasi ako nagpanggabi ulit. So, sabi ko, try kong tumawag sa show ko. Sabi ko, baka, ano, yun nga, baka sakali, pag makarating ko sa kanya, at makarelate siya sa kwento, maiisip niya na part siya ng kinikwento ko ngayon. So, yun po. Kasi mahirap po talaga, Rami. Ako. Okay. Sige po, ano mensahe mo sa mga ex ninyo? Kay Jay, thank you. Kasi kahit pa paano, yung nagawa ko, friends pa rin tayo sa FB. At still, steady lang, friends pa rin na pupumustahan. Sorry talaga, hindi ko sinasadya. I mean, kung nasaktan kita, nasaktan kita, sorry talaga. Patawarin mo ako sa mga pagkukulang ko. Nagsinungaling ako, nagtago ako. Kasi hindi talaga tayo nagkakasundo, sana generate ka na lang kita. Sana hindi ka nagumasto ng pantawag sa akin ng mga cards na sinasabi mo. Sana hindi na kita nasaktan pa ng ganun. Tapos sa ex naman po ng kinakasama ko. Sorry po. Sorry talaga. Please, sana patawarin mo na kami. Para makapag-focus na po tayo pareha. Sorry po talaga. Yun lang. Yun lang po, Papa Jack. Sorry. I think it took a lot of courage sa iyo. For a girl to say, please patawarin mo kami. Sa, 'di ba sa unang naging minahal ng kanyang jowa ngayon. I think we never met Papa Jackson. That takes so much courage, 'di ba, for me to do that, 'di ba? Kaya lang I respect that you, 'di ba, in a very evident way. You give so much weight dun sa pagiging kasal nila. Hindi ko alam kung dahil wala kang magawa o talaga nirerespeto mo yung pagkakasal na. But anyways, you know, I think yung kanilang relasyon, di ba, maybe we can all agree that it's damaged beyond repair. Yung kanila. And itong lalaking, itong kinakasama mo ngayon, di ba, he's moved on with you. Di ba? Kumbaga, nakapag-move on na rin siya. But on the other hand, ate, hindi ko alam kung have you made enough efforts, di ba, to make this girl feel that you are really sorry. Wala po kasi yun eh kasi alam mo, to be honest with you, ate, you are not calling the show to ask for advice. You don't need it. You know exactly what you want to do, but what I get from this is you want to magnify the amount of apology you can do and you can make by going on air. And that's okay. Thank you very much for doing this. Thank you very much kung kami ang napili mo ni Kay Chico. Maraming salamat. Diba? But, ate, you have to listen. Diba? Maraming salamat dahil kami napili mo. But, ate, I guess it will be more sincere, diba, if you do this and you are the one reaching out. Nag-reach out po kasi. And please, tigilan mo. Tigilan. Nag-reach out. Papa Jackson, makinig ka. Nagkita kasi sila nung last week. Tapos, kasi may
hearing din kasi sila sa loob ng ano, yung provost, ganun, Marshall. Nakita sila doon, tapos parang biniru-biru niya pa, ganun, oh, sabi sa kanya, parang ang dami-dami mong ebidensya sa akin na ginanon pa siya, parang gusto mo talaga at ako matanggal sa service, parang ganun, ginanon. Ah, ma'am, tapos, makinig ka, wait, ikaw nang makinig, ano? Hindi Richard po ang tawag doon. Because your partner is obligated to be there. That's not reaching out. That's trying to be, di ba? Nandun siya for attendance. Because he needs to comply to an order that he needs to be there. Hindi po yan ang reaching out. Okay? Ang reach out po, di ba, is you are on your own sensibility trying to make or establish a communication sa taong gusto mong kausapin. Hindi po reach out yun. And I'm talking about you because you're the ones calling us tonight and diba, making it look like you want forgiveness from this girl. Bakit hindi mo pagawin ng personal? Nasa ano po siya, na-assign po sa Sampuanga. Pero originally po, taga Sampuanga po kami talaga. I mean, apat na taon na kayo nitong ano, kinakasama mo, diba? Opo. Kung hindi mo magawa ngayon, ma'am, ano, siguro maggawin mo na lang din. Hopefully. Well, I do not like that hopefully na yan. Kasi hopefully is an empty promise. Kita tayo bukas, ha? Date tayo, hopefully. Gusto mo ba yan? Di ba ang kwenki ko? Totoo ate kasi, ano, kumbaga, as much as we would like to appreciate you calling us, tapos, di ba, kumbaga, kung ako lang ano Ate Karen ano, listening to you, madali ko naman kasing sabihin na okay, sige, you're forgiven, no. Okay na, wala na. Ang problema natin, hindi naman kasi ako or kami yung taong involved talaga dito. 'Di ba? Eh yung pinupush nga ni Papa Jackson Ate Karen, eh, you really have to do this and not hopefully. You have to do this. You should. 'Di ba? At ang mahalaga dito yung sincerity kasi, no? Pero with you saying na oh hopefully walang ano, walang eagerness kasi, di ba? So ayun lang naman. Ito kasi yung Kuya Chico, parang I have a little fear kasi si girl kasi hindi ko siya ganun ka ano, hindi ko ganun ka stop Karen, that's an impression of that's an impression natin nasa utak mo lang na buo. Okay. You're talking nonsense by saying that. Kumbaga, okay. Ano lang, nag-a-assume ka lang, di ba? Tsaka, di ba, thinking about it, kung ganyan, no, ibig mong sabihin, hindi mo siya close. Kumbaga, hindi mo pa siya tansyado kung ano yung magiging reaction niya, di ba? Then, it would make you, you know, more, realistic by saying, you're being sorry, di ba? Yung kasi kapag komportable ka, kilala mo siya, alam mo na kung anong magiging response niya. So malamang, takot ka, ayaw mo kasi hindi mo alam baka magalit o ba mag eh ibig sabihin pagka-close mo siya at alam mo hindi mo siya magalit, mag-go ka, di ba? So para bang ano 'yan eh? Parang pag-take na ng risk eh. At least ikaw no, alam mo sa sarili mo na ano na sincere ka sa ginagawa mo. Kilala mo man siya o hindi. Eh, ang goal mo naman eh, mag-sorry eh. Ganito kasi yung Kuya Chico, as of the moment, I'm still waiting yung official na ano talaga, finality. Kasi baka, I'm afraid, pag halimbawa gagawin ko yun personally, baka it will be something that will be taken against me. Kasi may ongoing case din kasi sila na sa mismong what you call it, yung sa AFP mismo. Iba pa yung sa civil case. Iba pa yung sa mismong AFP. Kasi court martial yan. Hindi naman po. Opo, yung sa court martial kasi. Oh. Kaya parang hindi ko pa siya pwedeng gawin at this moment nang hindi pa kami nalalabasan sa mismong court talaga ng finality. Parang I completely disagree with you. I completely disagree with you. Look, Gantana, what do we know tonight? What we know tonight is that you and yung kapartner mo have been together for 4 years. May dalawa kayong anak. Tama? Yes po. Palagay mo ba yung ex niya hindi alam na okay na kayo? Palagay mo ba hindi malino sa ex niya? Di ba? Natapos na sila? Mm-mm. Alam na niya yun. Tama? And the only thing connecting sa inyo are the processes na kailangan yung i-finalize. Tama, mali? Yes po.
Opo. So tigilan mo ako sa kabigay. Kasi, you know, the problem here, Karen, is I like the idea that you want to apologize dun sa mga tao nasaktan. Tama? Opo. But wanting to apologize is different from being apologetic, and you are not. You wrestle with the idea of going to that person and asking, di ba parang all the delays you can, dalawa na anak nyo. You are 4 years too late. And yet, you have alibis right now. Natatakot ka, ate, bakit tinakot ka ba niya? Hindi rin naman. Sabi po wala pong problema, kaso lang yung career kasi mo kinakasama o yung dapat na na-promote na po siya this year. That is beyond you. Has got nothing to do with you going to the ex and saying, I'm sorry. Yung sinabi po dito, I'm really sorry. We are really sorry. We know we hurt you. Anong kinalaman yan? Bakit ba ako high pitch? Hindi ko rin alam. Parang nasana ako eh. Hello. Walang bang papa? Sorry ate. Medyo naipokritahan lang ako sa partner. Siguro ma. Look, I want you to be happy. I'm sure kaya Chico would like you to be happy. Oo naman. Diba? Of course. You know, Karen, Karen, sorry ha. I'm so passionate about this. Para lang alam mo, okay? I know exactly how you feel. Na makulong sa isang agreement, ate, legally binding, and not have so many options to get out. I know how it feels. I am on that stage right now. I know exactly how it feels. Diba? Tama. But it doesn't help. It will never help. Diba? If within the process, in the circle of the people involved, gagawa ka pa ng kaaway. Haayaan mo magkaroon ka ng kaaway. It does not help in any way. Well, siguro kapag may hearing sila ulit, pipilitin ko yung kinakasama. Ate, wag sa hearing. Iba yung mood sa hearing eh. Oo, hindi kasi napaka-stiff ng... Nasa sambuanga po kasi siya. I don't know, ate. Hindi naman kailangan personal siguro na agad-agad. But, you know, ganito, ano, Karen, it's almost Christmas time. And everyone, almost everyone is forgiving during this season. Sana po, ganun siya. Tigilan mo ko sa... Halika, sampaling kita ngayon. Tigilan mo ko sa kakasana, do it! Toklay. Puro kasana gawin mo! Oh, hindi kasi matatapos na to, Ate Karen, kung puro ganyan. Diba? Diba? If you're... Kasi, ang totoo niyan, if you're not comfortable with, you know, with saying sorry, then nobody does, diba? Wala naman taong hihingi ng patawad at komportable lang siya dun sa idea na, sige, hihingi lang. Lahat naman mahirap eh. Yung, lahat naman ng tao na hihingi ng tawad, eh, mahihirapan. Eh, hindi ka pwedeng, ano, hindi pwedeng, bago ka humingi ng patawad, kailangan komportable ka muna dun sa tao. Eh, hindi pwedeng. You have to do it. Asking for forgiveness is always awkward. It's always awkward. Naman, ganun, eh. Always awkward yan. Diba? And it's the measure of your humanity. I always say this, kay Chico. Correct. It's, knowing, it will be the measure of your sincerity, actually. Knowing how to apologize or having the ability to apologize is the measure of your humanity. Correct. Kasi, mahirap talaga yan, no? Yung, sorry, seems to be the hardest one. Pero totoo naman talaga yan. Kaya nga, noong una, sa una, nakakabilib na ikaw, ate, Karen, diba? Telling us na gusto mo talaga humingi ng tawad. Pero, iba kasi yung ano, iba yung dating sa amin, iba yung nakikita namin ano, towards your attitude ano patungkol dito. Magkaiba. Oo, yung idea lang na gusto mo humingi ng tawad pero ginagawa mo ba, hindi naman na. Siguro po ito na yung first step. Yung sana no, correct. Sana ito na yung ano, sana ito na yung dito na magsimula talaga. Kasi wala, hindi naman po namin sinasabi na puntahan nyo kagad, diba? Kasi kung nasa Zamboanga. Ang ano lang, ang pinupush lang namin, gawin nyo po. Pwedeng bukas, pwedeng next week, pwedeng hindi ko alam. Sa December, no? Sa January. Basta po gawin nyo. Hindi yung puro kayo, ano, puro pag-a-assume, no?
Opo. Na sana ano, sana maging mapagpatawad siya, sana ganyan ganyan. Eh wala pong makakaalam niyan, kayo lang, no? It's for you to know and for you to find out. Balitaan niyo po kami. Opo, sana po this helps kahit papaano, kasi really for the past few days depression na po talaga. Saka napu-frustrate na din talaga ako. Can I be completely honest with you? Okay. Can I? And I hope it changes you, alright? I will be completely honest with you. I really think you are just apologetic because you need something to happen. Pero halimbawa, you knowing that you were able to hurt this girl pero hindi sila kasal, maniwala ko apologetic ka ngayon. Tama ako, di ba? Opo. So that's not sincere, that's not the most sincere way of being apologetic. Pasensya ka na, yun ang pakiramdam ko talaga. You're only apologetic because you need things to happen. Yes. And dapat kailangan na din po talaga yun para may closure na din talaga. I don't know if we're communicating the proper ano here, with your chika thought. Siguro naman, kaya lang... Well, si Ate Kari naman, aminado naman din siya, no? Kasi, di ba, nahihirapan sila. And that's the reason why she wants to ask for forgiveness. Kaya lang, doon sa part time, medyo off ng konti. Kaya lang, madadagdaga pa ito lalo, Ate Karen, kapag ganyan yung attitude mo. Di ba? Oh. Siguro yung commitment, gagawan ko po ng paraan para makapag-sorry sa kanya personally. Well, dapat. Yun po. Oh, kasi ako hoping talaga ako na itong part na to na pagtawag, ito dito na yung pagsimulan. Kasi hindi yung parang nararamdaman ko, parang nararamdaman ko yung kuwiti ko, yung parang dapat andyan na eh. Parang may pumipigil pa. I think there's something that has to be done. Oh. Para, then alam do mo it. Yun, Ewan ko lang, ko for compliance ka lang, kaya ganyan ka. Hindi naman. Hindi naman po. Sana po. Sana okay. Po hindi. Hindi okay. Naman po. Okay, bye, thanks. Kasi kaya sabi ko kanina, pakiramdam ko talaga, kung hindi sila kasal, kahit knowing na nasaktan mo yung ex, naloko niya yung ex ng kinakasama mo ngayon, pero wala yung idea na kinasal sila, diba, and court martial and civil cases, diba, ay hindi included sa usapan, you are not that apologetic. That's what I think. Yes. Aminado ako. So there you go. I'm telling you exactly. Hindi sincere yung ganung apology. Diba? Yung apology mo po is because you are expected to be nice because you need something to happen. Ayaw mo nang itrigger pa yung girl at iprolong yung proseso. Is that being apologetic? I understand. And baby, that's the reason why medyo hesitant ka talagang gawin yung pagsusorry sa totoong aspeto. Kasi hindi bukal sa loob eh. Ganun. For the sake of... Somehow, yes, hesitant ako. Kasi syempre, hindi ko alam kung ano yung magiging approach ko dapat sa kanya. Yun nga po. Well, gusto mo malaman kung ano dapat approach? Opo. Apologetic. Let's not play stupid tonight. In the most sincere form. Go to her, come up to her, di ba? Call her, di ba? In the most sincere way. You know, people like your people, di ba, who are only sorry because they got caught. Yun yun eh. Siguro nga po. Other than being caught, just want to let you know, sincere naman po ako. I doubt you. Gusto ko natin maano talaga. Well, I doubt you. Wala siya ka na. Maybe you could call us back again 2-3 months from now. Hindi na ako tatawag, Papa Jackson. Pupunta na lang kami dyan. Naku, sundalo yung kasama mo. Hindi pa, wag po. Hindi, okay. Ay, close pala tayo. Punta ka po na Friday, mag-aabs. Pupunta raw. May katakot ka bigla. Pupunta. Bibisita na lang po kami dyan. Hindi na po, okay na po. Apa, wag na po.
Okay na po. Okay na, cleared na po. Clear na po. Cleared. You are so apologetic po talaga. Okay na po. Tawa tuloy ako. Apa, okay na po, okay na po. Pupunta na kasama sa sundalo, Brad. Kaya ka ba sabihin ito sa sakayas? Hindi fan ka din niya. Apa? Sabi ko nga, apa? Sabi ko sa kanya, if you really love me, sabi ko, tawag ka kay Papa Jackson. Punta ka po ng Sabado po, Sabado. Sabado. Apa? Sabado. Hindi naman po sa ganun. We just love your show. Sige, timbre ko na po sa guard para ano. Wala akong kinabahan po. Alam mo, mga tapang natin, pang ganito lang eh. May sundaluhan ng mga gaganap. May nakapatig dito, brad. Uuwi talaga ako di oras. Mapapatig ka talaga. I-stress ako dito, brad. Ba't mo kasi overfatig? I-stress ako dito. Bakit kasi may nakapatig na pumasok. May nakakombat shoes. Ay, nako. Uy, okay na, ma'am. Salamat po. Ano po? Yes, Papa Jackson. Thank you. Apo, salamat po. Thank you, Papa. Apo, ingat po kayo palagi. We are so happy we were able to talk to you po. Wow. Babay na agad. Apo, babay na po. Apo. Thank you, ma'am. Baka po yan. Ma'am, inom, drink milk before you go to bed tonight. Apo, ha? You too, bye-bye. Apo. Don't do drugs. Ano daw, Brad? Ha? Ano sabi mo? Sabi ko... Anong rocks? Hindi na, nakagat ko na yung dila ako. Sabi ko, don't do drugs. Ay, naku. Si Ate Karen. Hello po sa lahat ng mga kasundaluhan, ha? Mabuhay kayong lahat. Hindi na kayo maging sundalo, no? Pero, di ba, may mga tao talaga genuinely at gustong, yan yung pangarap, no? Sa mga bata pa lang. Gusto ko maging sundalo. Kahit na lumalaki siya, alam niyang delikado, no? Mahira, pero yun pa rin ang gusto, no? Happy birthday, belated sa tatay ko noong November 8. Nag-birthday tatay ko. Ay, belated. Nasa langit na siya. Hindi ko binati, baka punta ka na ako bigla. Yung tatay ko na ang favorite song niya, nirequest kasi alam niya na he was old. Diba, konti na lang yung time, lili siya na sa mundo. Before he passed. Anong kanta? I-play daw namin sa kanyang, ano, sa kanyang, nasa wake niya. Hmm. Yung, to all the girls that love, for... 16 kayo magkakapatid eh! 16 kami. I'm traveling and out my door. Diba? I'm glad they came along. I dedicate this song to all the girls I love before. Lagi yung kinakanta ng mga ano, mga tatay sa mga ano, bidjoki. Pag sila na yan ay kakantahin nila. Maalala yung mga ex. To all the girls I want. Shed my life. Yan, di ba? Ang haba niyang kanta na yan. Oh. Ay, naman. Tapos sa dulo niyo mahaba. To all the girls I love. Medyo bang aeroplano? Medyo bang jet plane? Sabi ni R. Mario, 16? Oh, po, walang alam biro. 16 kayo magkakapatid. 16 kayo magkakapatid, di ba? Yep. Tatlong panganay. Ako yung bunsong panganay. Tatlong panganay. Ah, oh, bunsong diba? Panganay. Gets ko. Sa tatlong panganay, ako yung bunso doon. Ah, okay. So ako yung bunsong panganay. Hello sa... Speaking of... Kasi dalawa kaming dyan eh. Ang totoong pangalan ko po ay John Solia sa John Portland Second. Si kuya dyan, oh. Dalawa kaming dyan. Yung John the First. Kagabi lang. Nagpadala siya ng rubber shoes sa akin. Magkakasundo kami lahat. Lahat ng 16 na magkakapatid, magkakasundo kami lahat. Diba, no? Amazing. Oo. Amazing, oh. It's so amazing. Hi, Kuya Chico. Wala kong... Bakit? Anong gagawin natin ngayon? Uy! Tapos na yung kinakain mo. Wala na, oh. Huwag ka mahingi, baka mag-calcium. Ay, sorry. Bawal. Uminom naman. Huwag nga wala mga bangga. Mamayang gabi po, dahil Sabado na, ako po yung sa Paddy's Point, Marilao, Bulacan. Penda! Naguguluhan. Asan ba tayo ng Linggo ng gabi? Talaga? Saan talaga? Sunday ng gabi, saan tayo? Saan daw? Alabang? Alabang daw. Hindi! Iba yung pinadala sa akin kahapon eh.
Hindi naman pa, this point, alabang lang eh. Saan dun? Sa, ano? Okay, chico namin, can you guys sing a song? Yes, we can, but we will not. Papa, kasi si Papa Jack sa magpapiano. Ano yung gigi? Saan tayo? Marilao. Ha? Marilao tsaka? South Station. Sigurado ka, hindi Las Piñas ha? Hindi. Okay. Eh, malapit lang naman din yung Las Piñas sa Sabado po ng gabi, Paris Point, Marilao, Bulacan. Sa Linggo, Paris Point, South Station. Okay. Sabado, Marilao, Bulacan. Mm-hmm. Linggo, Paris Point, South Station. Mm-hmm. South Sabado, Station. North. Ha? Linggo, South. Ah. Sabado. North. Hello, hello, hello. Ay, hello, hello. Ay. Hello. Hello. Ay. Hello. Hello, si Andrew to, si Andrew ng Okada. Andrew? Oo. Hindi ba ko naalala? Si Andrew ka? Oo. Taka, ang yaman mo naman. Sa Okada. Ang yaman mo naman, doon ka nakatira? Hindi, sa labas lang, sa Talahiban. Talahiban? Oo. Hindi. Si Andrew to. Andrew? Oo. Si Gerson? Nabago. Nabago yung pangalan. Si Gerson. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung sino si Jerks. Alam mo kung bakit sa nag-umpisa yan? Bakit ba? Kasi? Meron akong, hindi ko alam, I was talking to someone, di ba, na... Sa programa? Hindi, personal. Nung kausap ko siya, may nag-text sa kanya. Sabi niya sa akin, may nag-text sa akin, si Andrew daw. Sabi ko, tanong mo kung sino. Sabi niya si Andrew daw ng Okada. Oh, ano, tapos, sabi ko, tanongin mo kung sino, bakit ako... Ba't ako confused? Hindi, bigla ako naging problema, sino si Andrew? Bakit ko iniisip? Naging problema ko siya bigla. So ano? So wala lang, itinong problema niya, bakit may nag-text sa kanya? Hanggang mag-uwi ako, iniisip ko, sino si Andrew? Si Andrew daw. Baka kilala niya, nakalimutan lang yan. Si Andrew, tro, ha ha ha. Andrew. Anyways, kung naman... Si Andrew to, baka kasi, baka kasi ano, may mga cellphone kasi, lalo na kung postpaid yan, recycled. Kagaya nung cellphone ko, recycled to eh. Pero, sinabihan naman ako nung network na ang possibility niyan, meron magte-text sa inyo or tatawag sa inyo na hindi nyo talaga kilala. Kasi, kakaputol lang. Parang few months pa lang kakaputol. So, wait, totoo yan! True enough, feeling ko doktor yata, hindi ko alam, nagtatanong pa. Buti nga doktor ka eh. Diba, ano, pamparegla daw. Sabi ko, ano, alam ko sa mga pamparegla. Buti nga doktor sa'yo. Diba, tawag pa. Si Mark. Oo. Yung number niya dating number ng LBC. LBC, Palawan yata. Maya may nagko-confirm, asan na po yung package ko? Di ba, maray? Sa akin, may tumatawag pa talaga. Tapos, di ba, parang ilang months ko yung... Alam ko na, no, kung pwede na i-record ko, tapos i-play ko na lang. Kasi, ulit-ulit, tapos nag-text nga, nagagalit pa, ganyan. Oo, babae na, hindi ko alam. Tapos, yung mga ano, ginamit, recycled na din. Kung sino man doktor, recycled niyang nakuha. Kasi, di ba, may kaartihan kasi akong ano, may kaartihan akong taglay dun sa, yung last few digits ng cellphone ko ay, ng cellphone number ko ay ano. Ito, LBC Coron. Chico na. LBC Coron. LBC Coron. Mm. Tinatawagin siya palagi. Yung tipong... Laan niyo yung number. Alas 7 na umaga. Yung package po naman, inaantay na po. Sabi, panggap na lang din siya. Misan din ako, sasagot. Oh, yeah. Sabi ko, hello PNP. Iniba? Kung ako yan, dapat anuin mo, no? Maligayang pagtawag sa Energy FM. Ganun kayo na. Kung ikaw ay nabaril, press 1. Ha? Kung gusto mo ng kaibigan, press 2. Kung medyo oily ka today, press powder. Kung medyo oily ka today. Hi to Twitter friends of... ano yung ERG? Engineer ba to? ERG? Hindi eh. Ano yung ERG Costacio. Hi AJ. Ano yung ERG? Ano yung ARG? ARG? Oo. E. ERG? Oo, ERG. Ergonomic. Ha? Ah, ERG. ERG. Ano? Pangalan yon, ERG. Pangalan? ERG, di ba parang... Ah, alak na ERG mo. Ah, hardboard ERG. Hello! 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 Hi!
hello, hello! Hello, hello! Si Andro to! Andro? Si Andro! Ano ka? Saan ka? Sitlo, taga Okada! Okada? Oo, oh, si Andro! Ang yaman mo naman, diyan ka nakatira? Hindi, sa labas lang! Ha? Idamuhan dun eh! Oo, oh, doon ako nakatira! Ha? Hindi ikaw, si Erg ka eh! Okay! Resume, resume! Si Erg! Hello kay Erg ha, Postasia! Ano kayo ERG Erg pala? Ano kayo pag ito kina... Erg. Di ba? Ano ba? At sinasakyan mo yung hello? kailangan full blast din yung... Hello, hello, hello! Para nawawala na signal. Si Erg. Okay, bumati ka ng dali. Akala ko ano yung Erg. Ay, alam ko na, ikaw yung friend ni Mr. Fu, di ba? Merg! Ikaw yun! Okay, hello kay Mr. Fu, ha, na nakakasabay ko sa gym. Hello, Mr. Fu. So, kay Angel Xiao, Bing de la Cruz, Mark Junel, Chris, NM Bato, Teresa Uban, Mary Jane Mercado, Mary Grace Perpeña. Best wishes to Mary Ann Pagalan and Oli Shakur. Ah, sino to? Ha? Friend mo? Ah, pinsan, si Shakur. Ah, yung babae. Ah, sige, kakasala sila. Uy, ah, ano yung, oh, ibang lahi, no? Shakur? Oh. Bakit? Di ba? Uy, hindi lang. Batingin ko lang yung mga friends ko sa, ano, ah, sa Dubai. Kasi syempre, di ba, ang dami-dami ko ng mga nakilala doon. Diba, lagi-lagi may nagpapabati kahit hindi daw niya naiintindihan, tawa lang daw siya ng tawa. So yung mga kasama niya, mga Pinoy, so syempre nakikinig sila. Pero ito, hindi naman niya naiintindihan, pero tawa siya ng tawa. Babatingin ko lang si Thabud. Wala lang. Na-miss ko lang kasi siya. Tapos nag-send ng mga joke. Kaya ako natatawa. Si ano? Tabud. Tabud? Tabud. Hello, hello, hello! Oh, hello, hello! Hello! Hello, hello! Hello, hello! Si Andrew to, si Andrew! Andrew! Saan ka, saan ka? Taga-Okada, taga-Okada. Mayaman ka naman ah! Hindi ito, sa labas lang! Ay. Okay, resume! Pinakatong! Hindi! Sino pinupuntahan niyo ko eh? Hindi, promise! Na-miss ko lang talaga! Lagi yan araw-araw, ganyan! Hoy! Guys! Tumatawa na naman si Tabud! Kung nakikinig sana si Tabud! Ay, nami-miss ko lang kasi talaga. Naalala ko lang. Oo, maraming nakikinig sa amin doon. Sayang, hindi ko talaga namit ng personal si Tabud. Siguro mabuti. Hindi ko. Hindi kasi. Aircon naman kasi doon. Ayoko na. Hindi ko rin ito ninyo pa. Yun lang talaga lagi pinapabati ng mga Pinoy. Si Tabut. Tsaka si... Ayoko na. Si Andrew. Si Andrew. Si Andrew. Taga-Okada nga eh. Uy, lagi ko nadadaanan niya pero di pa ako nakapasok doon. Nakakaligaw. Galing ako dyan last week. Feeling ko ang ganda sa loob, no? Hindi pa tapos eh. Marami pang yun, sarado. Ah, talaga? Oo. Ano sarado? Eh, hotel yan, di ba? Kachi ka paano ka? I, knowing you ah, I think mabubusit ka. Bakit? Napaka-judge. Hindi, di ba? Nagpunta ka ng Dubai, dandan yung pinakamalaking mall. Oh. Ayaw mo sa kanya kasi napakalawak, mapapagod ka parking. Palang pagod ka na, ang laki ng parking! Ayun din, sobrang haba ng lalakarin mo. Sobrang laki ng loob. Talaga? Sobrang laki. Baka nun si Andrew. Uy, ako nang may problema ko. Sino ba si Andrew? Tanong ko nga sa bahay, ano? Natanong ko lang, ano ba si Andrew? Tawag mo sa aligay. Natawag sa bahay. Wait lang, natawag ako sa bahay namin. Tanong natin kung nasan si Andrew.
Okay, tumawa. Pero hindi ko nasan si Tabu. Magigising sila, mga tulog na naman sa bahay namin eh. Basta bumaba yung araw, natutulog na kagad silang lahat. Okay, maingay. Si Andrew. Ha? Si Andrew. Andrew. Andrew, kapag din itabot. Ayan na to. Si Krillin. Kuya Jeremy. Bye. Bahay nyo, no? Mabait na, na in fairness, no? Kasi iba yung mumurahin ka na niyan. Mind you ka lagi, kasarapan na tulog na una. Nakabala ka para hanapin si Andrew. Si Sheena. Para naman sa'yo si Andrew. Sina? Yung, Uichi. Ayos na si Andrew. Ha? Di mo napansin si Andrew? Ano daw ulit? Di mo napansin si Andrew? Andrew? Sino Andrew? Oh, di ba kanina pumunta tayo ng UP Techno Hub? Ay, bakit? Eh, nako! Hinahanap niya sa akin si Tavud. Yung? Eh, sabi ko, eh, mas malapit sa'yo eh. Eh, sino ba yun? Hindi ko alam. Laka! Si Jimbo, hindi rin alam? Sino? Si Andrew! Ano may nangyari kay Andrew? Hindi, walang nangyari kay Andrew! Ah, asan ka? Umihila ka ba? Natutulog ka na ba, be? Congratulations! Congratulations, ha? Hinarap lang namin ito'y si Andrew. Shit ka, kala ko. Ano nangyari sa'yo? Sige, bye! Bye! Si, ano naman? Silinday. Silinday. Kaya kaga pa nang pasok ng mamaya. Si Jim. Hindi ba nasagot niya? Malay mo lang. Si Jimbo. Ano nangyari kaya? Concern pa siya kunyari. Sino siya kanila si Andrew? Hello? Jim! Asa si Andrew? Ha? Si Andrew! Hindi ba? Hindi ba kanina di ba pumunta tayong UP Techno Hub? Yung kumakaway?
Okay ka na ba? Hindi, di ba hinahanap? Anong oras nung gagawin? Nagmamakaawa! Hinahanap lang namin si Andrew, ganyan ka? Dapat... Diba? Grabe ka naman. Hanapin mo si Andrew. Okay, thanks, bye. Nga, bako na. Na-imagine ko itsura ni Gino. Gaji ko, anong oras na. Sina, sabi niya. Yung puso ko, Diyos ko. Baliw. Kinabahan ako. Akala ko na paano na si Andrew. Sino si Andrew kasi? Sino si Andrew? Kinabahan daw siya. Kaya di naman niya kilala. Si Rinsay kaya mamura. Eh, di ba siya yung pinakauna mamaya eh. Makakatulog. Hindi ako close kayo. Ikaw sa mga kayo! Pag hindi nakatulog, yari tayo dyan. Si Andrew. Kinig-inig lang kalam nato si Andrew. Ako nabubuwis na kay Andrew. Nangangamatay na si Andrew. Napapano na si Andrew. Sabi ni Dian, nagalit si Jim. Diyos ko, sino ba si Andrew? Madami ng busit kay Andrew. Ano yun? Sino si Andrew? Alam mo hanggang hindi ko kilala si Andrew. Ano? Hindi ko kilala. Eh, tanungin mo ulit. Tawagan mo kaya yung ano, kausap mo. Hindi ko maalala sino kausap ko nga. Basta sabi lang niya, kumintis ka si Andrew. Sabi ko, sino Andrew? Basta, si Andrew na Okada. Alamin mo kung sino. Ayaw sabihin, naging problema ko tuloy pag mag-umuwi ako. Nag-drive ako pa. Oh, yun ang problema. Sino ba si Andrew? Kasi, damay lang ako doon, brad. Masakit ulo ko, ha? Dahil dito kay Andrew. Baka daw kilala ni LC. Wow, nagsasuggest. Very suggestive yun. Sino ba talaga si Andrew? Try natin kung kilala ni Aling LC. Game. Wait lang, ha? Yung sipon ko, eh. Pili ko mamumura ka. Ano bang oras ngayon? Ilagpas yun. Ibalik yun ng 8 hours. Alas 5 ko. At sa ulo. Aling LC to. Jamel, na. Ma. Hmm. Ano? Kilala mo si Andrew? Sino Andrew? Si Andrew! Di ba yung... Di ba yung may malapit sa atin? Ay, may tindahan, yung may bakery dati. Oh, bakery dati. Ano na bang ngayon yun? Itong kulit mo, naka-online ka na naman. Ano mo? Ano ma? Si Andrew? Kilala mo ba? Oh, anong connection ni Andrew? Hindi, kasi sabi niya kilala ka daw niya. Eh, kilala mo ba?
hindi. Bakit ganyan, ma? Bakit? Anong koneksyon at tumawag ka? Anong koneksyon niyang kay Andrew? Hindi. Namimiss lang talaga kita. Namimiss. Naka-online ka. Ako ba namimiss mo? Na naka-on-air ka pa. Asan si Mang Jaime? Namimiss ko yung kapulitan mo. Wala si Mang Jaime. Nasa bahay, nasa bus ako. Diba? Diba anak na ako? Sabihin mo nga sa kanila, anak na ako ng Irish. Ano ka? Diba anak na ako ng Irish? Sila. Irish na yung tatay ko, diba? Nagkaroon ng Irish na pango, kakalain mo yun. Diba? Nakaka-proud kaya, anak na ako ng Irish. Sa'yo ng ano niya? Ano ay Irish na hilaw pa nga anak. Doon na pa yung mag-o-taking na yan. Sabihan mo kasi ng I love you araw-araw. Sa 27. Nasabihan mo ba ng I love you si Papa? Nako, hindi na. Hindi na uso yun. Ganun? Hindi na kayo sweet? Lo? Hindi na. Papaano na lang? Araw-araw wala ng I love you, ganun. Main ka na, ganun. Walang... Wala na. Hindi kayo text, main ka wala na. Wala na, hindi na. Di na. Ano na lang? Ma! Ma! Tumigil ka lang siya. Ano? Hindi ka ba magpapadala? Hindi. Nalito ka po siya, Papa Jack. Oh, hindi! Papa Jackson, ang tawa. Tawa ng tawa. Hindi ganyan ang target. May nag-text sa kanya, may nag-joke kasi. Pero... O sige, ano? Hindi... Asan ba si Andrew, ma? Hindi nga, sino nga? Oh, si Andrew, oh, nga, alam mo. Kaya nga, oso, asan si Andrew? O bakit? Ano bang problema? Wala namang problema. Oh, ano yung big deal doon? Si Andrew. Talaga, talaw ko. Si Andrew. Kulit mo, ah. Hindi kasi taga-Okada daw. Kilala mo ba si Andrew? Ang alam mo lang kasi taga bakery. Itong Andrew na to medyo high end. Okada. Ano Okada? Hindi ko rin alam ang Okada. Ha? Dito yan, ma, may bagong hotel dito. May hotel dito, 12 star hotel. Bakit? Mamalamig diyan. Mamalamig diyan. Malamig na syempre. Malamig na. Malamig? Malamig. Madumating na yung bill ng ano? Kuryente. Dumating na yung bill ng kuryente. Anong ginagawa mo ba, ma? Bayaran mo. Oy. Sige, bye. Nasa bus ka? Lagi ka na lang nasa bus, di ba? Titi, natawagan kita. Lagi ka nasa bus. Naglalaro ka lang, nagbibingo ka lang dyan eh. Eh, nagkakataon. Uy, walang bingo dito. May bingo dito iba ha. Sa cellphone mo kaya, nagbibingo ka. Diba, naalala mo nung pumunta ako dyan, naglalaro ka ng bingo sa cellphone, tapos ha? Nadala ka ng emosyon, sumigaw ka ng bingo, napatingin lahat. Sabi mo, diba? Ano ka? Oy! Nagagawa ka na naman ng kwento ah. Oy, ba, grabe ka? Magkatabi kaya tayo nun. Sabi mo, nak-nak, bingo ko, nak, bingo ako. Sabi ko pa, lololololol. Diba, nakalimutan mo na kaagad eh. Talaga, Jemil, hindi ka na makakabalik dito. Diba, kaya ako hindi makakabalik dyan. Anak ako ng Irish eh. Napapapuntayin dito. Hindi nakita ipapakuha kay Mang Jaime. Excuse me. Bahala ka dyan, ma. Ma, nabasag na yung mga nakatabi mong mga plato doon, yung mga hindi mo nilalabas. Sabi sa'yo, gamitin na natin. Ito yan tuloy, nabasag na lang nang hindi nagagamit. Nabasag kasi pinaggagamit nyo. O, hindi kaya, kaya nga hindi nga ginagamit, kaya nabasag lahat. Eh, na, yung aparador, di ba, nasagi nung daga. Eh, nabasag. Gano'n ko laki yung daga. Nasagi eh. Gano'n ko laki yung daga. Sige na, bababa na kami. Oh, hindi pa mababa. Si Andrew ba?
Hindi ko nga lang kilala. Endo mo nga. Siyak na yan. Sige na nga. O siya, mag-ingit ka dyan ba, ha? Alam niyo sa Andrew mo. Sige na, hindi na papagkapiraan. Papagkapiraan niya pa. Kasi yan po ng panahon niya. Okay, thanks, bye. Hindi daw niyo magkakapiraan. Ayan na. Nasolve na mystery. Ayan, ha? Si Andrew daw yung daga. Oo, oh, yun. Si Andrew. Hindi ko na, ba't ko na sabi na sagi nung daga? Ay, nako. Nasagi ng daga. Namatay mo siya lang tawagan. Ayaw, mabait din yan eh. Tatawa lang yan eh. Si Andrew. Sabi dito, lintik na Andrew yan. Ang dami binulabog. Uy, maraming salamat sa mga dumalaw dito, yung mga seaman, mga kapatid ng seaman. Nasa'y pabati? Nabati na ba namin? Nabati na. Si Andrew na lang. Ito. Umit yung papel. Ikaw na, banatan mo na yan, Brad. Babanatan ko na to, ha? Hawakan nyo na. Hawakan nyo, matalikudin nyo. Pabati na. Kay Mama, Papa, at sa mga... Lalalala! At sa mga kapatid ko siya, Zabarte, Quezon City, sabi bakit ni Dwight. Bakit ko nakatalikon? Ano ba natin? Para hindi niya makita. Kasi minsan, pag nakaharap, ma-anticipate niya na hindi pa nga nababanatan, umaaray na kagad, di ba? So, at least kapag nakatalikod, hindi niya alam na ano, dumampi na pala. Ano ba siya pagbanat na yung gagawin? Matindi. Yung magwano mamamay may yung ikaw yung bumabarat may paitunog na kasi malupin mo ha? Pati sa mga katrabaho ko sa Ever Gutesco Commonwealth. Uy, naandun kami kanina, baka nandun si Andrew, si Josie, Nelsie at si Jeannie Makaraig. At talaga magkakarayin sila ang Juan Puhunan family, ang ano, ang NM Neil family, Ria Lynn Sanggalang, Neriza Cabray at Earl ni Jonat. Hello po. Ang kita mo ng mga papel, ang liit. Greetings, best wishes RJ and Jenna. Hi to Noel. Kay Rochelle and Noel. Mami and... ano? Lenny. Mami Lenny. Jenny. Mami Jenny. At Daddy Boy. Ayan. Hello po. Bakit ba? Ano ba gusto nyo? Paharap o palikod? Palikod. O, diba? Kasi it's may element of surprise. Hindi mo alam. Hindi mo alam na naka-strike na pala. Sabi ni si Jimbo, nagtaka ako. Sino si Andrew? Di naman ako kasama. sa UP Town. Hindi pala siya kasama. Kaya pala siya takang-taka. Alam ba niya umere siya? Oo. Alam na niya eh. Ngayon lang niya nare-realize at hindi na siya nakatulog. Good. O, diba? Pahama ka, nagising yung pinsan ko tuloy, oh. Kuya Jemel, pasalubong tuloy. Diba? Imbis na wala sanang ganun. Okay lang, sweldo ngayon. Sambeka, love you. Sabagis, oh nga po. Kuya Energy, ma'am. Sweldo pala lahat kayo. Sweldo ngayon. Nasaan yung ATM ko, nawawala. No, totoo nga. Hindi ko alam nasaan. Oh, hindi nawawala nga. Hala, baka na kay Andrew. Yari ka, magiging totoo yung problema mo kay Andrew. Si Koya, hello Koya, at si Jonila Mista, si Abby De La Cruz, hello. Si Arnold, have a nice weekend. Have a nice weekend, Karin. Antok ko pa ng dali ang nawala eh. No?
Si Lucky Biscaro daw na birthday sa November 18, sabi ni Choi. Happy birthday. Yung kapatid daw ni Jepoyski na nasa Makati si Jetro. Murwer pa daw. Merong hashtag. Sabi ni Andy. Hashtag Andrew. Sin laki ba ni Jollibee yung daga sa inyo? Hindi po Jollibee. Hindi po daga sa Jollibee, uy. Di ba la... Ay, langaw. Di ba ano yung bubuyo? Di kaya nga, B. Para Jolly Rat, di ba? Kaya nga. Ay. Sakit daw ng chan. Pabunot nyo yan, chan. Bakit pag tinatawagan mo si Aring Elsie, lagi siyang nakasakay sa bus? Sabagay, okay na yun. Kasi naman nakasakay sa hot air balloon, di ba? Kung magtataka talaga ako. Uy, wala daw pala kayo next week, sabi dito. Masasampal ko na talaga si Andrew, sabi dito. Wala si Ketchy ko next week, no? Ay, wala ako next week. Saan lakad mo? Hanapin ko si Andrew. Hanapin ko talaga si Andrew para sa inyo, ha? Pupunta ako Okada. Ibidyohan ko. Tatanong ko yung gwardiya doon. Pwede naman siguro yun, di ba? Pwede. Sir, sir, sir. Asan si Andrew? Sa harurot ako. Magbe-Ferrari mode na ako. Dire-direcho ko na EIX. Okay, thanks, bye. Makapunta lang na Okada. Finding Andrew daw. Kaya lang, babati lang muna ako. Si Arnold Caldeo, papadala niya tayo na cognac. Ayan, nagpadala ng picture. Cognac, o oh, ha? O diba, pag sa mga kaalakan, the best to eh. Sino naman si Paul Castillo? Dami yung alam. Kuya Chico, nakagat na ni Andrew yung dila niya. Feeling ko nga naputol na eh. Diba may ganyan yung pag naman nakakaalala siya, nakagat mo dila mo. Ang sakit. Kuya, maganda umaga sa mga nabasaga ng mga plato sa kanila mo. Hindi na gamit. Konyak. Nakatikim na ba ako ng konyak? Kuya, si Joseph Mar Rosales Pantoja, birthday daw sa November 12. Grabe no! Ang dami nag-birthday na November 12. Mga ginawa sila ng ano, Valentine's Day. Diba? Hindi pala November 12 ng November. Oo, sila yung mga nabuo ng Valentine's Day. Hello sa inyo. Sabi ni Tita Sally, oh. Kilala ba ni Chico? Kung sa toong buhay daw ba kilala mo si Andrew talaga? Kung hindi po, wala nakakakilala kay Andrew. Sino na natin? Hashtag finding hindi Andrew. Hindi po namin kilala. Kayo po ba tinasali? Kilala niyo po ba? Asan po si Andrew? Tara na, bro. Dabi na tayo. Nakakaurat na po si Andrew. Hello po sa mga naurat kay Andrew. Nasagi daw ng tagang robot yung ano, aparador, yung Roborat. Ayun nga, aparador namin, pag-tripad. Ay, nako. Ay, o siya, sige, tara na. Tara na. Mga bangga, maraming salamat ha, sa inyong pagsama sa akin dito. Thank you very much sa pagsama niyo sa amin dito sa Friday edition hanggang mag-Sabado na ang programang gabi na umaga na. Kaya Chico, ay mag-invite ako muli ha. Mamayang umaga po, ay mamayang gabi po. Palmaga. Saturday ng gabi ako po yung nasa Paddy's Point, Manila, Bulacan. Sa linggo po, Paddy's Point, South Station. Ako po, matutulog ako buong magdamag. Bukas. Tapos sa linggo. Hindi ko alam kung tuloy na kaya Chico. Pero pinadala na ako ng invitation ng ano ng Lionheart TV for the awards night. Pag ganun ba? Oo nga, no? Pag ganun ba, ano? Well... Hindi ka naman siguro papadala ng invitation pag hindi ka mananalo, no? Hindi ko sure, eh. Diba? Kasi kung hindi ako mananalo, tapos pinadala ko ng invitation, parang makakalungkot naman yun, no? Nung last time, nung pinadala ako ng invitation, alam kong mananalo talaga ako. Yun, ganun, di ba? Hindi, alam ko lang talaga. Bakit? Wala lang. Sabi ko, ay, ako naman mananalo. So, pumunta lang ako anyways. Hindi, ako din naman nanalo. Hindi ko alam. Oy!
may konting kaalaman daw dito. Ang cognac ay brandy, pero hindi lahat ng brandy ay cognac. Pwede mo lang tawagin ng cognac ang brandy kung gawa ito sa tao ng Cognac France. Hindi totoo yan. I think may cognac na hindi nagawa doon sa lugar na yan. O baka. Ah, so ibig sabihin, lugar yung cognac sa France. Pero no? Kay Mimi Sarmiento ng San Diego. Pagmumukhaan si Mimi. Mimi Sarmiento. Cognac. Boy, tara na. Ay, mga bangga, we are number one at 6.7 Energy FM. Ops! Bakit na yan? Ano na song natin? Ano, Christmas bonus. Ha? Pwede, hindi. Bago mag... Oh, yan, maganda yung Christmas bonus. Tapos, okay, kung ano man mauna. Ay, hindi, alam ko na. Para ma-inspire tayo. Dapat ano? Ang last song natin ay Macho na si Santa. Talaga? Oo, oh, tapos Christmas bonus. Para ma-inspire tayo dun sa Macho na si Santa. Okay. Imaginin mo no si Macho, si Santa no may six-pack, no? Ano kaya gagawin mo, no? Sa may chinimineya, no, lumabas siya dun, no? Kita yung habos niya. Ah, Santa? Okay na. Ganun yan, no? Santa? You're hugging for me? Santa. Ah, game. Napagod ako. Ay, mga panggabi, you're number 106.7 Energy FM. Kaya Chico, ingat sa mga bilakad mo yung andarating na, ano, na... Ay, oo, ha? Weekend. Mag-ingat din kayo. This has been me, the one, the only nice and naughty Papa Jackson. At ako po si Kuya Chico. Hear you guys again next week. Same time, same voice. You're the same frequency. Ito ang programang hindi pinagandaan, pero... Ang daming bisita. Hindi ko alam kung bakit. Bisita? We are number 106.7 Energy FM Pampanga! Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo! Energy!